sa mga kamay ni Alejandro. Dahil nag-iisa lang daw ito si Lala, ngunit hindi pa nagawa ni Alejandro iligpit ito. Sa kabilang banda, umiinit naman ang tensyon sa pag-aaway ng mag-asawa sina Carlos at Luna, at muntik na itong paslangin ni Carlos ang kanyang asawa. Ngunit hindi naman magpapatalo si Luna at sinasabihan niya si Carlos na magsama-sama daw sila sa impyerno kung itutuloy ni Carlos na paslangin siya. Dahil magagawa daw niya ang lahat upang sunugin ang mansyon na ito. Si Mila naman mas lalong nanggigigil sa mga Fero nang makita nila sa video ito si Alejandro na bit-bit ang buto sa kanyang ina. At alam na ni Mila na si Alejandro ang nagtago sa bangkay ng kanyang mami. Pagkatapos nun, nang umuwi na si Mila sa mansyon, hinagis naman ni Aidan ang tasa dahil nainip na siya sa paghihintay sa kanyang asawa na si Mila dahil matagal ito umuwi. Kaya sinisibihan niya ang kanyang asawa na si Mila na dapat ba daw pagkatiwalaan niya ito si Mila. Sa kabilang banda, naaksidente naman ito si Kiara matapos mabangga ang kotse ng kanyang minamaniho dahil sumama ang kanyang loob sa kanyang ina. Matapos sinasabihan siya nito na mas mabuting umanong mamatay na lang ito si Kiara. Agad naman sumunod sila Carlos at Aidan upang rescuehin ito si Kiara at dinala nila ito sa ospital ang dalaga. Labis-labis naman ang pag-iyak ni Carlos sa nangyari sa kanyang anak. Ngunit dinamayan naman siya ni Phyllis. Si Aida naman, tinitiktikan niya ang bawat kilos ng kanyang asawa dahil nagdududa siya sa kinikilos nito ni Mila. At dinig naman ni Aidan na may kausap ito si Mila na ayon po kay Mila na hindi lang hustisya ang habol niya kundi paghihigyante sa mga Fero. Samantala, nagkaroon naman ng salo-salo ang pamilyang Fero at nag-celebrate sila dahil nakalabas na si Kiara sa ospital. Ayon naman ni Carlos, hindi siya papayag na mayroong ahas makapasok sa mansyon nila dahil bago pa lang ito makapamuksa, tutuklawin niya ito. Si Lemuel naman, malalagay sa alanganin ang kanyang buhay matapos sinakal siya sa tauhan ni Alejandro. So yan ang ating subaybayan sa susunod na Dirty Linen. Thank you for watching, guys.